Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi nila, ay, you're foreigner daw yung nandito. Amen. Kaya magtatagahan mo daw. So, thank you for that, amen. So, meron po kasi na amin. Foreigner sa ating nandito. Yan. So, ngayon po gabi, I start po na ang series. So, this will be a series and I think it will last until March 10. Tama na, March 10. 6 nights. So, hopefully sana mabless tayo sa magiging series. Actually, ako po personally, although na hindi para sa, para rin naman sa akin, kahit hindi ako babae, pero maganda po yung mga messages na pinakita po ng Panginoon. And hopefully ay magamit ako ng Panginoon. Pag-pray niyo ako. Pag-pray niyo yung laptop. Kasi medyo naglo ko. Alam niyo po mga kaibigan, itong ngayong gabi ay special siya para sa akin sapagkat this will be my first time na magkaroon ng series. Although na ako po yung nag-speak, pero this is my first time to have a series like this. And especially, na ito po ay para sa mga babae. Tama ba? Na napaka-special po yun kasi ako hindi naman ako babae. Kayo ay mas naiintindihan yung bawat isa at ako hindi ko kayo naiintindihan. But praise be to God kasi meron tayong Bible and yung Bible mismo ay nagpapakita ng perspective ng isang babae na nais ng Panginoon. Amen ba? At ngayon pong gabi at sa mga susunod na gabi, ang tema po ng ating pong pag-aaral o ng ating pong series ay yung pinamagatang Daughters of God. Daughters of God. Sino sa inyo nakabasa na ng libro na Daughters of God? Meron pong libro actually. Ito po ay sinulat ni Mrs. White, ni Ellen G. White. Ang title niya ay Daughters of God. So originally, yung title ng series natin ay Woman of God. Pero yung nakita ko yung book na yon, sabi ko, para mas maganda kong Daughters of God. Okay? At ngayong gabi po, ang title po ng ating pong pag-aaral ay pinamagatang It is not good. It is not good. Sabay-sabay nga rin banggitin, It is not good. The subtitle of our topic this evening is The Creation of Account of Your Infinite Mind. The Creation of Account of Your Infinite Mind. But before we start, saling pwede, let's pray. Heavenly Father, once again, we would like to praise you and thank you for being us here. Thank you so much, O Father, for your wonderful words. Thank you so much, O Father, for your wonderful message that will be given this evening. O Lord, we know that Satan will work mightily, but we know that your Holy Spirit will give us a double portion of his power for us to be converted and for us to be drawn closer to you. I pray, O Father, that may continually take away myself. And may your name be glorified this evening. In Jesus' name. Amen. Okay lang na Tagalog, no? Mas prefer nyo ba na English or Tagalog? Kaya itong English ko. Taglish. Taglish, okay. Hindi na nausigid ka sa ako pag Tagalog. Hindi na nausigid mo ako pag English. Okay po. So, tayo po yung start. Ang title po natin is, It is not good. Now, bago ko mag-start, gusto ko, or mag-start na nga ako, bago ko ibigay yung pinaka-topic natin this evening, gusto kong magbigay ng isang illustration. Let's say, meron ngayong, kasi may picture yung presentation ko, merong laptop. At yung laptop, ang kanyang brand is Mac. Apple. Okay? So, tatanungin natin si, yung mga kilala ko lang kung tatanungin ko na si Atin MC. Atin MC, mga magkano kaya yung pwede mong i-price dun sa Mac? Sa Apple. Let's say, ano siya, no? Ano ba yung MacBook? Yung mga rin MacBook. 60,000. 60,000 o 60 pesos? 60,000, okay? Si Dayan. Magkano kayo, Dayan? Ang pa-price mo pag Mac? Pare, let's say, bibigyan ka ng Mac. Ayan, 65,000. Okay. Makakilala ko dito. Si Julius, Julius. Siyempre, si Julius, alam niyan. Magkano ba ang Mac? Mga 70,000, no? So, 75. Pamahal na may meron na nga 75. Pero, bago pa natin magandang ano na tayo, palayo tayo.
sa palagay niyo, sino pwede makapagbigay ng isang value ng napa? Ang gumawa. Sino? Gumawa. Sabay-sabay nga tayo, sino? Gumawa. Tignan niyo yung katabi ninyo ngayon gabi. Kanya lang. Tapos, isipin ninyo kung magkano o anong value ang pwede nyo ilagay sa kanya. Kaya natatatakayin siya ng ano? Lalagay siya ng price tag. No? Magkano kaya? Si Ate, magkano kaya? Grabe naman, 25 yung max, 75,000, tapos yan yung piso lang. Pero this is now the question. Sino kaya ang makapagbibigay ng value? Why? Nakita nila? Hindi natin pwedeng bigyan ng value yung sarili natin. Hindi natin pwedeng bigyan ng price yung bawat isa sa atin. At kahit sinong lalaki ay hindi pwedeng bigyan kayo ng presyo. Why? Because you are daughters of God. You were created in His own image. Now, dahil kayo ay espesyal na ginawa ng Panginoon. At dahil kayo ay espesyal na kanyang nilikha, and that's why He is the only one who can give you the price of your soul. This evening, pag-aaralan natin kung paano pinakita ng Panginoon ang value ng isang buhay. Excited na tayo? Sino malaman ang gano'n talaga tayo, gano'n kayo kamahal na alam niyo, na-excite na ako kasi sana ma-realize natin ngayong gabi na dahil doon sa value na yun, ay hindi natin basta-basta ibibenta yung ating sarili. Alam niyo ba na kahit hindi natin sabihin, unconsciously, binibenta pala natin yung sarili natin. Especially as human. But praise be to God because we have the Bible right now. Pwede mo makita ko sino yung mga din ang Bible? Wala, no? Yan. Sige. Yan. Thank you. So, itutulungan niyo ako magbasa. But before we read from the Holy Scripture or Holy Bible, bago tayo magbasa, gusto ko muna magbigay ng isang premise. That this book does not contain the Word of God. Ang libro na ito ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Malinaw ba yun? Agree ba tayo doon? But this very book is the Word of God. Magkaiba yun, magkaiba pag sabi natin na lalaman lang siya ng salita ng Diyos kasi pa pwedeng iba, hindi siya salita ng Diyos. Tama ba? But right now, gusto ko ibigay yung premise na ngayon, ang ating babasahin ay salita mismo ng Diyos. And so therefore, this is very authoritative na lahat ng babasahin natin dito at lahat na nakalagay dito is the very word coming from God. And right now, I would like to invite you to open your Bible in the account of Genesis. Genesis chapter 1, specifically pag-aaralan natin ngayong gabi ang chapter 1 and chapter 2 and hopefully matapos natin ito for 30 or 25 minutes. Okay? Chapter 1 and chapter 2. This evening, pag-aaralan natin specifically si Eve. Why? Kasi si Eve mismo ang nakaranas ng first-hand creative power ng Panginoon. Tama ba? Siya mismo ang nakaranas ng talagang siya hinulma ng ating Panginoon. Amen? And so therefore, pag-aaralan natin si Eve. But, specifically, pag-aaralan natin kung paano pinahalagahan ng Panginoon ang creation niya. And this evening, pag-aaralan natin ay tatlong pagpapahalaga ng Panginoon kay Eve. First, let us read Genesis chapter 2, verse 18. God said, "And the Lord God said, it is not what? Good that man should be alone." It is not what? Good that man should be alone. Now, let me go backward to Genesis chapter 1, verse 26. Genesis 1, verse 26. It says here, "Then God said, let us make who? Man." Singular, plural. Singular. Malinaw ba? Malinaw. Singular. Now, let us make man in our what? Image according to our
lightness. And if you move forward in verse 31, then God saw everything that he had made, and indeed it was what? Very good. Amen. Tingnan niyo, yung chapter 1, verse 4, pag binasa yung verse 4, sabi doon, and God saw the light that it was good. So, each day, sa bawat araw na nag-create ang Panginoon, every time na matapos yung creation niya, lagi niya sinasabi, it was good. Pero, kakaiba yung day 6. Why? Kasi sa day 6, specifically binanggit ng Panginoon that it was very good. It is not only good, but it is what? Very good. But this is the problem. When we go to Genesis 2 verse 18, God said it is not good. How come that after the 6 days creation, when God proclaimed that it is all things were very good, then he will say later on that it is not good? Nakuha, di ba? Paano mo sasabihin na sinabi mo na lahat ay napakabuti, then later on sasabihin mo hindi mabuti? And that's why I would like you to read Genesis chapter 2, verse 4. Genesis chapter 2, verse 4 says, this is the history of the heavens and the earth. Therefore, chapter 2 of Genesis ito ay tanging pagbabaliktanaw lamang doon sa kung ano ang nangyari sa chapter 1. Nakakuha ba natin? Kung ano yung nangyari sa chapter 1, binigyan lang ng mas detailed na explanation sa chapter 2. Specifically, binigyan ng detailed explanation yung creation ni Adam and Eve. Kaya, pagbabalikan natin yung Genesis 1:26. Balik ulit tayo doon. Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27, so God created what? Man, singular, plural. Singular, in his own image, in the image of God, he created him. What? Male and female. Nakukuha niyo na bakit sinabi ni Adam or sinabi ng Panginoon later on, Genesis 2 verse 24, that Adam and Eve are one. Why? Because even the word man in Genesis 1 verse 26, when God said, let us make man in our own image, that man does not refer to Adam himself. That man refers to a proper noun in the Hebrew word Adam, which means humankind. And so therefore, even in the sixth day of the creation week, God already created Adam and Eve. Nakuha ba natin? But later on, makukita natin doon sa chapter 2 na binigyan ng detail yung kwento na si Adam ay unang create bago si Eve. And after creating Adam, God saw that Adam will never live alone. Because it is not good for Adam to be alone. And you know what? That's why you, as woman, are the very crowning act of creation. Amen? You are the very crowning act. Ibig sabihin, kayo yung pinaka-corona, kayo yung pinaka... Imagine nyo, masasabi ba ng Panginoon na very good lahat ng creation kung hindi niya create si Eve? So, kailan lang niya dineclare na very good lahat? He created si Eve. And so, therefore, Eve is the very one who will complete Adam. And because she will be the one who will complete Adam, she is the crowning up of creation. Daughters of God, you are the very crowning up of God's creation. So never, never lowers your value. Let's go to the second point. Verse 18 also.
And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Ano yung first point natin? She is the complete or the crowning act of creation or the completeness of Adam. The first point is, she is the completeness of Adam. Second, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a what? Helper. Kaya sabi ng mga ano, kung tatanungin mo mga lalaki, ano nga niya po sa babae? Gusto ko yung magaling magluto, magaling sa bahay, magaling sa... Ano nga yung hanap nila? Katulong! Sabi naman ng lalaki, biblical kaya, sabi ng Bible, at lumikha ang Diyos ng... Ano sa Tagalog yung helper? Oh, sabi sa inyo, may katulong talaga sa Biblia. But, this is very interesting. Verse 20. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper. The word comparable to him. At pag binasa natin yung Daughters of God, the book, ang sabi doon ni Mrs. White, Eve is the only companion created for Adam. And that's why she is the only one who can be fitted to supply the need of Adam. Amen? So therefore, kaya hindi pa pwede na yung lalaki, ang pangasalan niya ay lalaki rin. Hindi pwede yung babae, babae rin. Why? Because you were created specially for man. Amen? And that's why, kaya dahil create kayo para sa lalaki, create kayo especially for man, and that's why hindi nyo pwedeng ibaba yung presyo ninyo. Bakit? Kasi create kayo. Nakuha nyo ba yung punto? Hindi kayo yung dumitaw lang dyan, tapos yung lalaki, sinabi ng lalaki, bibilihin ko to, hindi. Create kayo ng Panginoon especially for man. Kasi alam ng Panginoon na ikaw lang yung makapagsusupply doon sa kakulangan. Amen? So the second point, she is the companion of Adam. What is the first point? She is what? The completeness of Adam. Second, the companion of Adam. And third, verse 21 says, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. So, ang ginawa ng Panginoon after creating everything, yung kini-create niya na si Eve, ang ginawa niya, binigyan niya ng general anesthesia si Adam. Alam niyo ba yung general anesthesia? Kapag tinuturo ko yun sa mga operahan. Tapos, para yung operahan na yun ay makatulog siya at hindi niya mararamdaman yung operasyon. Tama ba? So, alam niyo kung sino unang nagbigay ng general anesthesia? Sabi ng Bible, and the Lord God caused a what? Deep sleep to fall on Adam. Hindi lang yon. And he slept and he took one of his ribs. Hindi lang niya tinurukan ng general anesthesia si Adam, kundi pinoperahan niya pa si Adam. Anong ginawa niya operation? Ginawa niya yung isang rib. And close up. Nakita niyo, close niya pa, sinarado niya, yung sabihin, sinurgery niya, no? Ganito talaga ng Panginoon. Then the rib which the Lord had taken from man, he made into what? A woman. And what happened next? And he brought her. Now the question. Kung wari, palagay nyo nandun kayo, no? Create kayo ng Panginoon. Kayo kung wari si Eve. Hindi ba pwede na pabayaan na kayo ng Panginoon na magising tapos punta kayo kay Adam? Hindi, pwede ba yun? Pwede, di ba? Magigising kayo. For example, magigising kayo ng Panginoon pagkagising nyo. Hindi pumunta ka na kay Adam. Tapos na. Pero the Bible is very clear that God, what? Brought Eve to Adam. And so, therefore, the Bible is really true in Proverbs 19:14 when it says there that a prudent wife came from the Lord. Ibig sabihin, gift kayo ng Panginoon. Amen? You are a crowning gift from God. You are not, hindi lang kayo basta-basta isang bagay na after niya i-create, pinabayaan lang. Kundi kayo mismo ay hinatid ng Panginoon kay Adam. Why? Because
God would like to explain to Adam that this lady, that this woman is my creation and you should protect her. Amen? Regalo kayo ng Diyos. At alam nyo, hindi lang kayo basta regalo ng Diyos kay Adam. Alam nyo kung bakit? The question, bakit kailangan patulugin ng Panginoon si Adam? Bakit kailangan patulugin ng Panginoon si Adam? Ha? A surprise! Tama! Very good! Diba surprise? Pero alam nyo, bakit pinatulog si Adam? Kasi kung hindi tulog si Adam, ano kayang possible na gagawin ni Adam? Ha? O mag-observe siya dun sa paggawa ng Panginoon. At sino ang unang makikita ni Adam? Si Adam! Pero hindi na nangyari. Sino ang unang nakita ni Eve? Ang Panginoon. At hindi lang yun. The Bible is very clear that God is the one who gave the breath of life to the man. And so therefore, the very first kiss that Eve experienced is from whom? Jesus. God. At alam niyo kung ano nakaka-miss yun? Tayo pala. Bilang kayo, bilang daughters of God, should have the very first kiss of God. Because you are a gift from God. Tell us your view. What is the first point? She is what? She is the completeness of Adam. Second, she is the companion of Adam. And third, she is the crowning gift for Adam. She's not only a gift, but a crowning gift for Adam. Now, meron isang kwento. Ito ay nakasulat sa book Bago Mamatay si Muhammad Ali. Kailan si Muhammad Ali? Hindi nyo kailan si Muhammad Ali? Yung magaling na boksingero? Yung negro magaling na boksingero? Kilala nyo na, no? Kilala nyo magaling na boksingero. Ngayon, meron siyang book na kung saan, specifically may chapter doon na nagsulat yung kanyang anak. Ngayon, ito yung sabi ng kanyang anak doon sa book na yun. Sabi niya, dumating sila sa bahay, at usually, pag dumating sila sa bahay, of course, nagbabatihan sila, tapos, nahalikan sila ng tatay nila. Pero napansin ni Muhammad Ali na itong anak niyang babae ay, parang hirap magsabi ng direct, no? Itong anak na babae niya ay, sabihin na natin, medyo pagandahin natin, hindi nakasuot ng medyo magandang damit. Yan. So, dahil hindi siya nakasuot ng medyo magandang damit, kinausap siya ni Muhammad Ali. Sabi ni Muhammad Ali, alam mo, anak, yung create ng Panginoon yung diamond, hindi siya basta-basta nakikita. Tama ba? Saan niyo makikita ang diamond? Deepest part of the ocean. Deepest part of the earth, no? Talagang isang diamond lang, pero matindi ko kaya niyan. Pag nakita niyo pag-uukay, talaga matindi. Tapos sabi niya, saan mo makikita yung pearl? Yung perlas, saan makikita yung perlas? Ha? Saan? Sa pinakailalim ng dagat. At hindi lang yun. Yun ay natatakpan ng shell. Ng yun. Ang talo ka. Hindi pa bebe at abibe. Okay? Sabi niya, saan makikita yung gold? Kaya ninyo ulit yan. Saan makikita yung gold? Ang gold ay makikita doon sa mga batuhan at natatakpan ito ng mga bato. Kaya pag kaya meron kaya tawag na mina, di ba binubutas nila yung bundok? Kasi nandun yun ay nakatabi sa mga bato yung gold. Sabi ni Muhammad Ali sa akin, kung yun, mga bagay na yun, na kinukonsider natin precious sa ating mga mata, ay create ng Panginoon at nakatago. Ikaw, aking anak, ay nilikha ng Diyos. Yang
sagradong bagay na meron ka ngayon ay nakatago sapagkat ito ay isang napakalagang bagay at banal sa atin. Ngayong gabi, gusto kong malaman ninyo. Malaman ko na hindi po pwede tayong presyohan ng kahit sino. Kaya dami, paano ba yung sinasabing pagpresyo? Hindi ba natin alam na kung tayo ay gumagawa ng isang bagay, para ibigay ang kagustuhan ng lalaki, ay binibenta natin ang ating sarili. But God said, I created you in my own image. You have an infinite value. Meron kang value na walang hanggan. Alam niyo ba yung word na infinite? Alam natin yun, di ba? Pag sinabi natin infinite, mabibilang ba natin yun? Hindi. We have an infinite value, and how will you pay for an infinite value? Paano mo babayaran ang infinite value? Infinite price. And that's why Christ died for you. And that's why Christ died for me. It is not only because He wants you to be saved. It is not only because dahil Diyos siya, kundi dahil siya lang ang tanging being sa buong mundo na nagmamayari ng eternal life, ng infinite price. And that infinite price is the only value that could pay for you. And that value will never be taken away by anybody else. Hindi siya pwedeng alisin ng kahit sino man. Kahit ang kaaway, hindi siya pwedeng alisin. Kahit yung boyfriend mo, kahit yung maging asawa, hindi siya pwedeng alisin. Because that infinite value is from God and God alone. And so therefore, my sisters, kung meron kang infinite value right now, kung ngayon ay tinatanggap mo na meron kang infinite value, then why give yourself to someone who will look at you with a price? Amen? Then why give your life to someone who will look at you with a price when you are priceless? So therefore, my sisters, the Bible is very clear. You is the crowning, or you are the crowning gift from God. You completed Adam, and you the only companion suitable for Adam. And so therefore, no one can dare to take that price, the priceless value that God has given you. This evening, bago magtapos, habang nagpe-prepare yung ating appeal song, sabi ko kanina, that this book, what? It's the Word of God. And so therefore, if it is the Word of God, everything inside this book comes from God. Amen? Alam niyo ba, kung kayo ay nakatira that time sa Israel, sino nagsulat ng Genesis? Si Moses. Kung nakatira kayo sa time ni Moses, pinakamaswerte na ang taong nakatira sa bayan ng Israel. Why? Alam niyo bakit? Sapagkat sa lahat ng bansa that time, it is only Israel who give the most value for women. That's why God wrote it. Not only because they are Israelites, but it is because they are the sons and daughters. You created the infinite.